Okay, magandang hapon po sa bawat isa. Tayo ay magsisimula na ng ating panghapong pagsamba sa ating Panginoon. At nais nating anyayahan na ang lahat na sana ay nandito na sa loob para tayo magsama-sama na magpuri at sumamba sa Panginoon ngayong hapong ito. Welcome po ang bawat isa at gayon din ang ating mga nasa live stream. Welcome din sa ating pong gawain ngayong hapon. May ilan lang akong paalala. Yung iba naman ay nabanggit na rin kanina, so hindi ko na uulitin yan. Meron tayo mga tracks ngayon ano, na pinagawa. At ito yung tracks na yan. Hindi ko lang alam kung anong mga, nakalimutan ko yung mga pamagat eh. No? Pero ito yung isa yung ang kahulugan ng buhay. No? So ito po ay available ngayon dito sa atin. Pwede kayong kumuha dyan at ipamigay natin. Kasi sa ngayon wala tayong mga pwede nating sabihin mga evangelistic ministry masyado. Siguro mas maganda na ang itong mga pamimigay ng mga pulyeto ng ebanghelyo ang ating pong gawin. Ano? So dito, nilagyan natin itong tracks na ito ng kape, na ang pamagat ng kape ay Torah, no? Torah kape, at saka meron ding biscuit. Now, siguro ang purpose dito ay para hindi nila basta itapon lang. Kasi pag namigay ka ng trucks, di ba, tatanggapin nila, tapos baliwala na yan kung saan nila itapon. Ngayon, syempre may kape at mayroong magic biscuit. Siguro makakatulong din yon para makakuha ng interest sa kanila at hindi nila basta-basta lang itapon kung ano yung ibinigay sa kanila. So, yan ano. Marami po tayong nilagay. Nandito na yata. Ayan pala yung nandiyan sa karton na yan. Ano? Ito po, pinagawa natin itong trucks na ito. At mayroon ding address dito sa church natin. May telephone number. So, para kung sakasakaling may mag-respond, alam nila kung saan sila makikipag-usap at co-contact. So, siguro kung ano, pagkatapos ng gawain natin ngayon, pwede kayong kumuha diyan ano. Wag niyo naman kuhanin ng marami. Kuha lang kayo ng sapat para sa inyo na pwede, sa tingin niyo pwede niyo ipamigay doon sa mga kaibigan niyo, kakilala, kapitbahay ano. Nandito po 'yan sa ano. Mamaya na lang pagkatapos ng ating gawain. So ayan. Kung matatandaan ko dalawang pamagat ito eh no. Ito yung isa yung kahulugan ng buhay. Ano ba yung isang Joanne, nakalimutan ko eh. Ano ba yung isa? Yun. Basta isa, yung kahulugan ng buhay. Ito, no? Pwede niyong ipamigay natin ito sa mga ano, sa mga kakilala natin. No, siguro, wag lang kung sino-sino. No? Nagsimula rin kaming mamigay ng trucks nito nakaraan sa mga gasoline station. Pagka nagpapagasolina kami, binibigyan namin ng mga trucks. Ano? Sasabihin pa ng gasoline boy, tatlo ho kami rito eh, apat kami. Kasi nakita nila may biscuits no, sa kamerong kape. No? Kaya, yan. Yung itong idea na to ay parang kinuha lang din natin ito para nga hindi basta-basta itapon ng mga tao no, kasi marami na tayong mga naipamigay na trucks. Ang assumption natin no, we surmise that perhaps pagkatapos din ba nila binabasa tinatapon nila no, kaya itong ginawa natin ito para lang sabihin natin mapigilan silang basta na lang i-throw it away no. Siguro mayroong mahalagang mensahe rito sa loob ng trucks na ito na pwedeng basahin kasi nilagyan pa nila ng kape, nilagyan pa nila ng biscuits ano. So habang nagkakape, habang nagsasawsaw ng biscuit, nagbabasa ng pulyeto na maaring gamitin din ng Panginoon para sa mga tao na maintindihan ang ebanghelyo, no? So ayan, andyan po 'yan ha sa atin. Sino pwede nating lapitan para sa pamimigay dito? Joanne, ikaw na rin? Asan ka na? Asan si Joanne? Ha? Oo. Siguro si Joanne na lang din ano, pero nandito naman yung ano, yung mga trucks. Ayan ano, kuha kayo ha, mga kapatid.
mamaya siguro kung pagkatapos ng ating service para doon sa ating pong para sa ating evangelistic ministry, you know? Okay. Yan lang ano. Pero ba tayo mga first timer ngayon? May mga ngayon lang nakadalo. Sige, ano kaibigan ni JB. Ano pangalan mo? Arjun. Oo. Saka? Sorry, hindi ko marinig. Dayanika. Tama ba? Okay. So, welcome kayo rito ha sa SGCC. Natutuwa kami na makita namin kayo. Kasama rin natin ngayon si Pastor Steve Camara saka si Ethel, ano? Welcome. Salamat sa Panginoon nakasama namin kayo ngayon dito. Wala namang gawain sa hapon ngayon sa bulihan, ano? Wala. Okay. Good. Siyempre na miss din natin si Pastor Steve at si Ate Ethel. Meron pa ba na nakalimutan kong i-welcome o i-announce sa ating lahat dito? Jonah. So first time din ni Jonah rito. Welcome Jonah. So kaibigan siya ni ni Rina. Welcome din, Rina. Oh, binati ka kanina. Happy birthday. Na birthday ni Rina. Kailan ba yon? 18 pa. Anong parang sinasabi mo? 18 pa. Parang may time pa kami, no? Na maganda na regalo sa iyo. Sige. Happy birthday kay Rina at welcome kay Jonah. Oo. Okay. Meron pa ba ako nakalimutan na dapat nating i-announce sa mga kapatiran dito? Okay, so wala na, tayo po ay maghanda na ng ating mga sarili sa pagsamba sa Panginoon. Magkaroon tayo ng maikling sandali ng pananahimik. Tayong lahat ay tumayo para sa ating opening hymn. Awitin natin, "Let us love and sing and wonder." Let us love and sing and wonder. Let us praise the Savior's name. He has hushed the thunder. He has quenched Mount Sinai's flame. He has washed us in His blood. He has brought us nigh to God. Let us love the Lord who brought us. He did us when He smiles and asks for more.
po'y manalangin. Aming Ama, nagpapasalamat muli kami sa iyo sa opportunity na ito na binigay mo sa amin tuwing araw ng Linggo, nagkakatipon kami at nagkakaroon kami ng pagkakataong buksan ng iyong banal na aklat. Ito'y pagbulay-bulayan, ito'y aralin at matuto mula sa mga katotohanang nakasaad dito. Ito ay isang blessing. Maaring parang naging routine ito sa marami, maaring naging mechanical ito, pero ito ay isang blessing. At sana alisin mo ang ganitong klase ng kaisipan, ganitong klase ng diwa at atmosphere na para bang we are doing this mechanically, we are doing this routinely. And so we pray na ang bawat yugto pa rin ng aming pagsamba, bawat bahagi nito ay maging isang gawain ng pagpupuri, gawain may sigla sa aming mga puso, sa aming mga isip, sa aming mga buhay. Dalangin namin na gawin nawang ninyong makapangyarihan ang gawain ito ng pagkakatipon. Kung paanong pinagpala nyo kami kaninang umaga, sana'y gayon din ngayon pong hapong ito. Ay kami naglulong lagi sa iyong presensya, sa iyong mga salita, sa iyong biyaya na maaaring ipagkaloob nyo sa amin. Hindi kami nagtitiwala sa nakaraang biyaya, sa nakaraang awa. Kami tumitigil kami sa mga sariwang awa, sariwang pagpapala na pwede nyong ipagkaloob sa bawat isa sa amin ngayon. At gusto din namin magpasalamat sa iyo, aming Panginoong Diyos, sapagkat maraming mga magagandang bagay na ginagawa ka sa aming iglesia. Marami kang mga tinutugon na mga prayers namin. May mga kapatid kami na nagkaroon ng karamdaman at gumaling sa kanilang mga karamdaman. At tinugon nyo ang aming mga panalangin sa kanila. Meron kami mga opportunity for evangelism. May mga opportunity to preach your word, to proclaim your word in different areas. Salamat po, Panginoon. Itong nakaraan, we have opportunity to preach your word sa mga funeral services. At hangad namin sana yung pong mga pangangaral na yon ay hindi nawalan ng kabuluhan. Sana po ito po ay naitanim, maaring hindi man sa lahat ng mga nakikinig, sa mga matabang lupa na sa takdang panahon, ito ay magbubunga ng mga bunga na maaring 30 marami pang mga bunga tulad ng sinasabi ng iyong mga salita, maaring mga daang bunga sa buhay ng mga taong nakikinig. Sapagkat gusto namin makakita ng mga taong maliligtas, mga taong yayakap kay Kristo, mananampalataya, magpapasakop kay Kristo, sapagkat alam namin ang buhay pang-eternal ay isang pinaka seryosong bagay na dapat ay matanggap at maintindihan ng mga tao. Maraming tao sa aming panahon ngayon masyadong nakadwell sa mga bagay na panlupa, mga bagay na lumilipas at walang panahon sa mga bagay na higit na mahalaga, ang mga bagay na pangwalang hanggan, mga bagay na may kinalaman sa kanilang kaluluwa. At hangad namin sana ang mga pangangaral, hindi lang sa pulpitong ito, doon sa mga lugar na yan na binigyan nyo kami ng opportunity to do it. Bagamat ito'y mga funeral services ay na magkaroon ng bunga sa kapanahonan. At gayon din, meron kaming opportunity muli para dalhin ang iyong salita sa mga bahay-bahay, sa mga kaibigan namin, kapitbahay namin, sa mga nasasalubong namin through trucks distribution. Pinapanalangin namin, gamitin mo rin, Panginoon, ito. Hindi po ito mawalan ng kabuluhan. Ang mga nakasulat dito ay mabasa at maintindihan ng mga tao at may mga taong mag-respond. May mga taong magtanong, mag-inquire patungkol sa nabasa nila. At sana yun po ang aming inaasahan na mangyari. At alam namin na kami, ang trabaho namin ay ipangaral, ibahagi, ilahad. Ngunit ang trabaho ng pagliligtas ay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sana nga aming Panginoong Diyos, gamitin mo ang lahat ng mga effort na ito, mga simpleng pagpapagal na ito na ginagampanan namin. Nais namin ipag-pray ang mga ibang mga kapatiran namin ngayon na may mga dinaramdam din. Nais namin ipanalangin si Ninong Ernie na meron po siyang karamdaman at dumadaing dahil doon sa kanyang sugat sa paa. At hindi na siya halos nakakatayo ngayon. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na maawa po kayo sa aming kapatid. At bagamat nasa
Masabi na namin, matanda na siya, may edad na siya, pero hangad pa rin niya na makapaglingkod sa inyo. Kung loloobin pa ninyo, makatayo siya, at dumating yung time na pwede na siyang makasama namin dito kahit na 92 years old na siya. Pero hindi namin dinidiktahan kayo, ang iyong kalooban pa rin ang siyang masusunod. At sana ibigay mong ginhawa sa kanya, sa mga oras na ito, at sana'y mabigyan din siya, Panginoon, ng tulong ng mga medical personnel na nag-aasikaso sa kanya, at mapaghilom ang mga sugat, at makaramdam siya ng ginhawa sa kanyang pangangatawan. Pinapanalangin din namin ang mga nag-aalaga na sana'y tulungan niyo rin at bigyan din ng kalakasan. Nais din namin panalangin ang mga nagkaroon ng mabibig ng mga kapighatian itong nakaraan dahil namatayan sila. Dalangin namin ang comfort sa family ng mga Alminansa at Malaiba na ang kanilang anak ay talaga ay binawian ng buhay sa ang batang bata pa. Sana po, Panginoon, ay ibigay mo sa kanila ang kaaliwan at pag-iisip din sa mga bagay na may kinalaman sa kaluluwa. Gayun din, panalangin namin, Panginoon, si Ate Mercy at saka ang kanyang pamilya. Kailangan din nilang comfort and strength sa pagpanaw ni Kuya Alex Rojas. Gayun din sila Sister Marlene, si Ate Agnes na nagdadalamhati rin sapagkat dalawa kagad ang binawian ng buhay sa kanilang pamilya. Kayo po, Panginoon, din ang sumama sa kanila sa mga oras na ito. Nabigyan niyo rin sila ng katatagan. Ayos ko rin ipag-pray si Fatima na may problema siya sa kanya pong pangangatawan. Ang kanyang potassium ay bumababa at nanghihina siya. Minsan nahihirapan ding huminga. Hindi namin alam ang totoong sitwasyon ng kanya pong physical na kalalagayan. Bagamat nagpupunta na siya sa doktor, dalangin namin na siya po ay palakasin niyo po, si Fatima, at kayo po magbigay din ng kalakasan sa kanya. Ibigay niyo ang tulong na sana'y in your time ay guminhawa siya at muli makasama rin namin siya dito sa aming pong pagtitipon dito sa SGCC. At pinagkakatiwala rin namin sa inyo, aming Panginoong Diyos, ang patuloy na kalakasan at kagalingan ni Aileen Bautista na katatapos lamang dumaan sa isang maaring minor surgery, pero hanggang ngayon mahina pa rin ang kanyang katawan. Dalangin namin ibigay mo ang kalakasan, mabilis na makarecover siya. Tulungan mo si Beam sa pag-aalaga sa kanyang asawa, at sana po ay sa lalong madaling panahon ay muli makasama na rin namin sila ulit dito sa aming pong pagkakatipon. Pinapanalangin din namin ang aming pong bansa. Sa ngayon, medyo meron kaming sitwasyon na hinaharap. At napaka-critical dahil dumadami ang mga kaso ng nahahawaan itong sakit na ito. Maawa po kayo, Panginoong Diyos, sa aming pong mga kababayan. Maawa po kayo sa aming bayan. Bumabagsak na ang aming ekonomiya, bumabagsak na ang aming pong pangkabuhayan. Marami na ay nawawala ng trabaho at nagugutom. Sana po, Panginoong Diyos, ay tulungan niyo po na ma-arrest itong pagkalat ng COVID-19, at tulungan niyo ang aming mga authorities makapag-isip sila ng mga magagandang pamamaraan na hindi naman nila maisasakripisyo ang pangkabuhayan ng nakararami. Tulungan niyo rin po na sana maging marami na ang pagdating ng mga bakuna para maging mas malawakan na ang vaccination sa iba't ibang mga lugar, hindi lang dito sa Manila, sa aming lugar, kundi maaring sa iba't ibang bahagi ng aming bansa. Tulungan niyo po ang mga authorities, i-preserve mo ang kalusugan ng marami. O aming Panginoong Diyos, maawa po kayo sa aming bayan. Pero higit sa lahat, dalangin namin na sana'y mas marami po sa aming mga kababayan ay mag-isip sa kanilang pangangailangang pangkaluluwa. Ang buhay talaga ay maikli lamang. Ang buhay ay marupok. Sa isang iglap ay pwedeng dumating ang hindi inaasahan. At tanging ang kailangan ng tao ay magkaroon siya ng kaugnayan doon sa tagapagligtas, doon sa totoong manunubos, doon sa nagkatawang tao na Diyos. Yan ay walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo. Muli, nagpapasalamat kami sa iyo sa biyaya mong ito. Tulungan niyo kami sa aming pong gawain ngayong hapon at ang inyong lingkod na mga ngaral. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na tayo.
atin pong lilikumin ang ating mga handog para sa gawain ng Panginoon bilang bahagi ng ating pagsamba ngayong hapong ito. At habang ginagawa natin yan, pupunta yung ilang kalalakihan dito para kunin ang ating mga offerings, tayo po ay umawit, awitin natin ang sa panghimno. Ayan, when trials come. Okay, sa susunod na buwan pa po tayo magsisimula ng panibagong series at pinaplano ko na magsimula ng series sa Book of Judges. Kaya humihiling din ako ng prayers sa inyo mga kapatid dahil hindi rin madali na pag-aralan at ipangaral ang aklat na ito bagamat napakahalaga na magbigyan natin din ng pansin ang mga pangyayari sa Book of Judges at maiugnay natin ito sa ating panahon ngayon. Pero I'm planning to do it next month. So please pray for me as I prepare for this series. And also, perhaps it would help if you yourself will also start reading the Book of Judges. But this afternoon, I'd like to invite you to the book of Psalms 131. So please now turn your Bible and even your cell phones na mayroong mga Bible to Psalm 131 at yung iba naman ay pwedeng tumingin sa ating screen. Psalm 131. Panginoon, hindi hambog ang aking puso, ni mayabang man ang mata ko, ni nagpapakaabala sa mga bagay na lubhang napakadakila, o sa mga bagay na para sa akin ay lubhang kamangha-mangha. Tunay na aking pinayapa at pinatahimik ang aking kaluluwa, gaya ng batang inihiwalay sa dibdib ng kanyang ina, gaya ng batang inihiwalay ang aking kaluluwa sa loob ko. Verse 3, O Israel, umasa ka sa Panginoon mula ngayon at sa walang hanggang panahon. Ito ang salita ng Panginoon. Pinamagatan ko ang ating pag-aaral ngayon na like a weaned child.
ano ba yung salitang wind child? Isang bata na inawat sa pagsuso sa kanyang ina. Sa ating mundong ito, tayo ay napapalibutan, nasa lugar na ang mga nakapaligid sa atin, ay pwede natin sabihin mga taong parang hindi talaga kontento sa kanilang buhay. Hindi ba? Every minute of the day, it is possible to see evidence of this restless discontentment in the way people respond to circumstances. Makikita natin yan sa mga simpleng experience lang natin, mga simpleng pangyayari tulad ng nagmamaneho ka sa lansangan, pagkatapos napakabagal ng traffic, di ba? Umaangal ka, umuungol ka, naiinis ka. O kaya naman, pag mainit ang panahon, napakainit naman, no? Napakabanas naman, sabi ng mga taga Laguna, napakabanas naman. O kaya naman ay, kung sobrang lamig naman, wala naman, hindi naman ganyan nangyayari rito, pero sa ibang bansa, ganyan, napakalamig naman. O kaya naman ay, pag umuulan, bakit ang lakas ng ulan? Di ba? Diyan pa lang sa mga simpleng yan, meron na tayong discontentment. Nakikita natin yan sa paligid natin. O kaya sa, perhaps sa trabaho, maaring yung tinatanggap mong sweldo sa tingin mo ay hindi sapat doon sa trabaho na ibinigay mo. Doon sa kumpanya o sa opisina na pinagtatrabahuan mo, nagre-reklamo ka, nagkakaroon ka ng discontentment. O kaya naman, maaring you have discontentment with your coworkers. O yung iba, they are so discontented with their marriage. O doon sa behavior ng kanilang mga anak. Yung iba naman ay doon sa itsura nila. No? Sa itsura nila, ba't ba napakataba ko? Ba't ba napakapayat ko? No? Bakit ganito ang kulay ng balat ko? Naalala ko nga, parang there was a time, siguro 20 years ago na pati mga lalaki no na uso sa yung paglalagay ng ano ba yung nilalagay sa pampaputi sa mukha? Ha? Hindi, talagang matutuklap yung mga ano mo. Yun, ha? Ayan, astringent, di ba? Talagang mga lalaki naglalagay ng astringent, no, para pumuti. Oo. Dati mga babae lang nakikita natin. Pero mga lalaki naglalagay. There was a time na nangyari. Ngayon, hindi ko na masyadong napapansin yan. Hindi ka kontento sa kulay ng balat mo. Hindi ka kontento sa itsura mo. Kaya gagawa ka, bibili ka ng mga pang-enhance, pang-improve sa iyong outlook in life. And it is noteworthy, brethren, ayon sa pag-aaral, na yung depression daw is mostly found in a well-off countries, especially in Europe. Yung depression, mas madalas makikita mo yan sa mga mayayamang bansa, lalo na sa Europa. Merong author nga akong nabasa na sabi niya, many countries in Europe today are suffering from affluenza. Affluenza, alam niyo yung salitang affluenza. It is a social condition that arises from the desire to be more wealthy and successful. And it happens sa mga wealthy nation. They still want to be wealthy. They still want to be successful kahit na mayaman na yung kanilang bansa at mayaman na rin sila. At pag hindi nangyari yon, nagkakaroon sila ng depression. Kasi naiinggit sila eh. Ang nangyayari, nagkakaroon ng envy that causes depression. Now, I guess such attitude is not only being observed in our surroundings, but even in ourselves. Nararamdaman din natin yun sa ating sarili. Kaya nga, tama lamang na from time to time, dapat tayong mapaalahalahanan na kung merong mga tao na dapat natututong maging kontento sa buhay, tayong mga Kristiyano. Tayo mga mananampalataya. Dapat tayo ay nabubuhay ng may karunungan sa pamamagitan ng pagiging kontento sa kung ano yung ibinigay ng Diyos sa atin, sa kung papaano tayo hinulma ng Diyos at kung saan tayo inilagay ng Panginoon. Palagay ko, malaking tulong kung ganyan tayo lagi na malabanan natin yung tinatawag na mga destructive angst dito sa buhay na ito. Now, itong binasa natin, Psalms 131, is profoundly
counter-cultural passage in a pushy and pwede nating sabihing restless and improve yourself society. Di ba? Ito yung society na meron tayo. It is a counter-culture. Ito yung mga talata na nagpapahiwatig sa atin na pwede tayong maglumaban sa kulturang ito. No? Makatayo laban sa kulturang ito. Ito'y nagbibigay sa atin ng tinatawag na air of contentment that our restless and never satisfied society finds elusive. Narito si David. Meron siyang isang profession of contentment at kanyang ginamit na pagsasalarawan ay ang isang maliit na bata na inihiwalay sa kanyang ina para hindi na ito dumede pa o sumuso pa sa kanya. Win child. No? A child who is peacefully leaned and satisfied in the breast of his mother though he is already weaned. Nandoon pa rin siya, nakahilig pa doon sa breast ng kanyang mother, peacefully, kahit hindi na siya sumususo. No? Alam nyo naman na kung ano ang gusto ng isang maliit na bata, di ba? Ano nagbibigay sa kanya yung kasiyahan? Yung gatas na makukuha niya sa kanyang nanay. Yan ang kanyang kasiyahan eh. Kaya nga pagka hindi niya ito natikman, eh ano mangyayari sa bata? Papalahaw sa pag-iyak. Pero, kapag ang isang bata naawat na sa tinatawag nating pagsuso sa kanyang ina, it means he is now on the other stage of life. No? Siya ngayon ay nagsisimula ng mag-mature. Siya ngayon ay nagsisimula ng lumago. He is no longer to be breastfed and the period of crying for breastfeeding is over. Yan ang confessions ni David dito. Yan ang sinabi ni David dito. Ganyan daw siya. Dumating siya sa punto ng kanyang buhay na masaya na siya, kontento na siya, satisfied na siya, tulad ng isang bata na inawat na sa pagsuso sa kanyang ina. Ganun niya in-illustrate yun. Kaya pwede ko sigurong pamagatan itong ating o dalhin ang isang mensahe mula sa mga talatang binasa natin ngayon. Godly contentment should be attained like a weaned child. Godly contentment should be attained like a weaned child. And I have three headings this afternoon. First, the pronouncement of godly contentment, the proof of godly contentment, and the path to godly contentment. First, the pronouncement of godly contentment. Makikita natin dito yung tinatawag na statement of sincerity. Statement of sincerity. Now, hindi mapapansin pag binasa mo yung Bible mo na English at Tagalog, pero alam nyo, pagka ang Hebrew Bible ang binasa mo, yung salita at saka yung mga pangungusap dito ay nasa form of an oath. Parang panunumpa. It is in the form of an oath. Parang sinasabi ni David ay ganito, alam ng Panginoon, walang pagkukunwari at walang duda na ang aking kaluluwa ay nasa ganitong kondisyon. Kontento na ako. Masaya na ako. Isa sa pinakadakilang karanasan sa buhay, mga kapatid, ay maintindihan natin at maranasan natin ang kapayapaan sa Panginoon. Yung kaaliwan sa Panginoon, yung kapahingahan sa Kanya. At ito available sa ating lahat. Kaya lang, madalas, hindi natin ina-avail. Hindi natin nararanasan because we don't avail it. We don't appropriate it. And maraming dahilan. There are many reasons why our soul is agitated and disturbed rather than quiet and restful. Siguro, may ginawa kang kasalanan. O maaring meron kang ginagawang kasalanan na nagbibigay sa iyo ng bigat sa iyong kalooban o nagbibigay ng bigat sa iyong budhi. May guilty yung conscience mo. Ay talagang hindi ka magiging masaya. Hindi ka talaga magiging kontento niyan.
Lalo na kung Kristiyano ka. Kung ikaw mananampalataya, meron kang nagawang kasalanan. Tapos parang lahat ay normal. There must be something wrong with you. Huh? O kaya naman, kaya hindi mo na-avail ito ay dahil marami kang mga pinangangambahan. O maaring naiinggit ka sa meron ng iba hanggang ngayon ay wala ka. O kaya naman, distracted ka ng maraming mga bagay dito sa mundong ito. Maybe problema sa pamilya, problema sa church, problema sa community, problema sa gobyerno, or anything. Dahil doon, nawawala yung peace. Alam nyo, this week, meron akong tinanggap na tawag. Ano? Na-surprise ako kasi yung tumawag sa akin na isang kabataan, nasa malayong lugar. Dito lang naman sa Pilipinas, pero nasa bandang southern part ng ating bansa. At sabi niya, Pastor, kailangan talaga kitang makausap kasi hindi na ako nakakatulog sa aming problema sa aming church. Sabi ko sa kanya, matulog ka. Huwag mo hayaang yung problema ninyo sa church ay sumira ng kapayapaan. Kapayapaan mo sa Panginoon. Matulog ka. Mag-pray ka, siyempre, alam ko, ayusin natin yung problema. Ayusin na, bigyan mo ng pansin yung problema na yan, pero matulog ka. Kasi kapag nakakonsentrate ka lang dyan sa problema na yan, siguradong yung peace, yung comfort, yung rest ng iyong kaluluwa ay hindi mo mararamdaman dahil makokontrol ka ng kondisyon na yan na iyong nakikita doon sa iyong iglesia. But you know, brethren, God wants us to have a quiet heart and a soul at rest. And this is what David attained with sincerity in his heart. Naabot daw niya ito. Itong mga bagay na ito. But not only that, it is a statement of safety or security. Sabi niya, he is like a weaned child without crying. No? Isang bata, ilagay niyo sa isipan niyo, isang bata, no? Na nandoon sa kanyang nanay, nakahilig sa dibdib, pero hindi niya kinakailangan dumede. Hindi niya kailangan sumuso at matikman yung gatas ng kanyang ina. Hindi niya kailangan. Basta nakahilig lang siya ron. Sabagat inawat na siya ron, hindi na yun ang kasiyahan niya, yung ibibigay ng kanyang nanay. Kundi ang kasiyahan niya ay nakahilig siya sa dibdib ng kanyang ina. Ganun niya ini-illustrate eh, no? Basta safe ako sa nanay ko. Hindi doon sa kung anong ibibigay niya sa aking masarap na gatas. Yung pampasarap sa akin. Hindi niya na nakikita yung nanay niya as a means for his satisfaction, kundi nakikita niya yung nanay niya as an object of love. Yung sinasabi ni Alec Motier sa kanyang, si Alec Motier is an Old Testament scholar. Kinote ko yung kanyang sinabi patungkol dito sa Psalms 131 verse 2. Sabi niya, nilagay ko pala yan dyan. Ano? Sabi niya, Mom is no longer there to meet the demand. It is enough that she is there. Not now the breast to feed, but the hand to hold. The cuddle that assures. The kiss that makes it better. Now, David is saying that the period of rebellion, the period of disliking God, running away from God, pursuing things in accordance with what he wants, and not with what God wants, is over. Tapos na ako sa pagre-rebelde. Tapos na ako sa pagkikwestiyon sa maraming bagay na ginagawa ng Panginoon. Tapos na ako doon sa pag-ayaw ko sa Kanya. Ngayon, ang gusto ko na lang gawin ay sumunod sa Kanya, magpasakop sa Kanya. He is now in the safe hands. He is now in the hands of God with security. Eh, tulad ng isang maliit na bata, na na-break na doon sa habit, no? Na ang nagbibigay lang sa kanya ng satisfaction lagi ay yung gatas na makukuha niya sa kanyang mother, no? Ang sinasabi rito, ang nagbibigay sa kanya ngayon ng satisfaction ay makasama niya lang yung kanyang mother. He learns to love her, to be with her. Hindi na yung kung ano yung makukuha niyang magbibigay sa kanya ng satisfaction. Inilarawan niya ito para tingnan niya yung kanyang relationship sa Panginoon. Dumating na ako sa punto
na ngayon ang Diyos na ang sentro ng gravity sa buhay ko, hindi na yung sarili ko. Siya na yung object talaga ng worship, hindi na yung mga bagay ng mundo. Siya na. Nakaramdam ba kayo ng ganyang feelings, the feelings of safety and security and longing to please God, to honor Him, to love Him, to advance His interests? Dumating na ba kayo sa ganyan? May mga times sa buhay natin na minsan gusto mo pa rin yung interest mo, nangyayibabaw kahit na mukhang hindi yun ang interest ng Diyos para sa'yo. Pero dumating ka na ba sa punto na, ngayon, ang interest ko na lang, mga bagay ng Diyos. Mga bagay na may kinalaman sa Kanya. Mga bagay na magbibigay luwalhati sa Kanya. Na parang, katulad ng binanggit ko sa inyo noong nakaraan, diba yung nabasa ko yung testimony ni John, ni Ray Comfort. Sabi niya, mula nung nakakilala ko sa Panginoon, for 36 years, wala na akong inisip, kundi sabihin sa mga tao na ang pag-asa ay si Kristo. Wala na akong ibang inisip. Sa lahat ng ginagawa ko sa buhay ko, yun lagi yung sentro. That Jesus Christ is being proclaimed, that Jesus Christ is the hope of everybody, the hope of a sinner. At dumating ba kayo sa ganyan? O hanggang ngayon, ang iniisip pa rin natin, mga pansarili natin, mga bagay na magbibigay kasiyahan sa atin, mga bagay na, yung prestige natin, yung magpi-please sa ating sarili. Si David, sabi niya, dumating na siya sa ganun. Have you attained such stage of Christian life? Or you're still a little child who is still not thinking of God's interest but yours? Diba yung mga bata na maliliit na pinadedede ng kanyang nanay, wala sa iniisip lang niya. Masayahan siya. No? Mabusog siya. Hindi niya iniisip kung sino man. Kaya bubong halit yan sa pag-iyak kapag hindi niya natikman yung gatas ng kanyang ina. Dumating ka ba sa punto na hindi na yun? Tumaas na yung level mo. Sabihin na natin. Kung hindi pa, hindi mo nga talaga mararanasan yung tinatawag na godly contentment. Because godly contentment can only be attained in that way. Now let's go to number two, the proof of godly contentment. Paano napatunayan ni David na umabot na siya sa ganong klase ng sitwasyon? Unang-una, sa verse 1 ay makikita natin dito a subdued pride. A subdued pride. Sabi niya sa verse 1, O Lord, my heart is not lifted up, my eyes are not raised too high. Now, he's not saying na wala na siyang struggle sa kayabangan, wala na siyang struggle sa pride, na totally banished na yan sa kanyang buhay. Lagay ko, wala namang taong darating talaga ng sa ganyan. No? Ang sinasabi niya rito, he already recognized the evil and sinfulness of becoming proud person. Kasi, nandiyan pa rin yan eh. Yung tendency na maging mayabang, tendency na maging mataas, tendency na maging proud. Pero yung dumating sa punto na alam mo masama yan, alam mo hindi gusto ng Diyos yan, at gusto mo itong labanan, yun ang na-attain ni David. Alam niyo kasi, kapag ang isang tao proud, ang tingin niya lagi, siyang tama. Ang tingin niya lagi, siya yung mas mataas sa lahat. No? Above everybody. And he would always look down other people. Somebody said, you can either look up to the Lord or look down on other people, but you can't do both at the same time. Dalawa lang yan eh. Titingnan mo ng mataas ang Panginoon o titingnan mo ng mababa ang iba, pero hindi mo pwedeng pagsabayin yan. Hindi mo pwedeng pagsabayin yan. Pagkat ang tingin mo sa Panginoon ay mataas, hindi mo titingnan mababa ang iba. Pero kung titingnan mo mababa ang iba, hindi mataas ang tingin mo sa Panginoon. Ang isang taong mayabang ay mayroong desire to be better than others, above others, honored by others. And it is sad note that even among Christians and even among Christian leaders, may ganyang klase ng
May ganyang klase ng ugali na nakikita. Merong iba, hindi mo pwedeng tawagin na sa pangalan eh. Dapat tawagin mo siya sa kanyang title. Pag tinabi mo, halimbawa, Mark, eh, pastor si Mark. Pastor Mark! No? Eh, tumaas na si Mark, naging bishop na siya. No? Pastor Mark! Bishop Mark! No? Eh, siyempre, nabigyan pa siya ng ibang title. Hindi lang siya basta bishop, reverend pa siya. No? Pag tinabi mo, Pastor Mark, bishop, reverend, bishop, pastor, Mark. And then, alam nyo ba, hindi ako nagpapatawa, sa totoo lang, may mga ganyan. At karanasan ko yan sa mga tao, mga nakausap ko. Na yung bang mga kaibigan mo, kakilala mo, tatawagin mo sa pangalan, pero sasabihin niya, alam mo, tinawag mo sa pangalan, pastor. Dapat i-address mo siya, pastor. I-address mo siya, bishop. No? Totoo yan. Or else, pag hindi mo ginawa yan, they will get mad at you. And it happens. It happens to Christian leaders like me. Alam nyo nung, I think 2015, di ba, yung unang punta ko sa England, naka-attend ako ng conference sa London. Ang main speaker ay si Dr. Tim Keller. Si Dr. Tim Keller ay kilala natin na isang magaling na author at pastor ng isang founder pastor siya ng Redeemer's Church sa New York. Isang, siguro pwede natin sabihin, mega church talaga yan. Isang reform mega church sa New York. So siyang main speaker so nung nag-attend ako doon. Ah, yun pala, pagkatapos ng conference, mag-i-stay pa siya ng ilang linggo sa England. Parang bakasyon niya yun eh. Nagbakasyon talaga siya doon sa nung panahon na kaya niya tinanggap yung pag-preach o pag-i-speak sa conference. So, may nagkwento sa amin na taga Gloucester, sabi niya si Tim Keller daw nung nandoon siya sa England, tag-join siya sa isang church kasi habang nandoon siya nag-attend siya ng prayer meeting, nag-attend siya ng men's fellowship, men's meeting, tawag doon men's meeting. At nag-attend siya ng service, naki-join siya doon at walang nakakakilala sa kanya. Sa loob ng siguro 2 linggo pa yata siya nandoon, nag-attend siya, wala nakakakilala kasi para siyang ordinaryong visitor lang, Christian visitor na nakikipagkwentuhan sa mga tao. Nakilala na lamang na siya pala si Tim Keller nung umalis na siya, bumalik na siya sa Amerika. Kaya ko binabanggit yan, mga kapatid, I believe na meron tayo lahat struggle for recognition, no? Pero ang tanong lagi, ito bang kasalanan na ito, yung sin of pride, willing ba tayong labanan ito? Willing ba tayong isubdue ito sa buhay natin? Willing ba tayo? Yun ang tanong. Kasi meron yan eh. No? Di ba kilala ng tao? Di ba? Natutuwa ako nung nakwento sa amin yun. Kasi usually, ang mga tao, di ba, pagka ano, gusto nila, nare-recognize sila, nakikilala sila. Pero, willing ba tayo na labanan itong klase ng pag-uugali na ito? Kaya nung dumating si David sa ganyan, sabi niya, wala na, hindi na ako nag-iisip eh. Sabi niya, hindi hambog ang aking puso, ni mayabang man ang mata ko, ni nagpapakaabala man ako sa mga bagay na dakila. Yan ang sinasabi doon sa susunod na bahagi ng verse 1b. I do not occupy myself with the things too great and too marvelous for me. It means he has a sure estimation of self. A sure estimation of self. I do not occupy myself with the things too great and too marvelous for me. Now, ang mga commentators, iba-iba yung kanilang suggestion kung ano nga ba yung nasa isip ni David nung sinabi niya itong mga salitang ito. May mga nagsasabi, parang sinasabi daw ni David dito, Panginoon, alam mo na ako ay naghintay ng tamang panahon bago ako naging leader ng bayan ng Israel. Hindi ko inagaw yung posisyon ng pagiging hari, bagamat may opportunity akong gawin ito. Hindi ko
tinanggal si Haring Saul na iyong pinahiran ng langis prematurely. Nagtiis ako sa kanyang mga pag-uusig sa loob ng 10 taon. At nung mamatay na siya sa loob ng 7 taon at kalahati, nagtiis ako sa aking pakikibaka sa kanyang anak na si Ishbosheth. Di ba? Na, alam niyo yun, hindi pa naman niya kagad nakakuha yung kaharian eh. Noong mamatay si Saul, hindi pa napunta sa kanya yung buong bayan ng Israel. Kasi nandoon pa yung kanyang anak na si Ishbosheth. Naghintay pa siya ng 7.5 years until dumating yung time na yung buong bayan ng Israel ay pinagharian niya. Actually, naghintay siya ng 17 years bago siya naging hari ng Israel. So sinasabi ng mga commentator, maaaring yun daw na sa isip ni David. Or, ang sabi naman ng iba, sinasabi nila na maaaring na sa isip ni David, ay nung sa mga pagkakataong ito, sinasabi niya sa Panginoon, Panginoon, ako ay nag-submit ng aking sarili sa mga limitasyon na ibinigay mo sa akin. Hindi ko kinopya yung naging ugali ni Haring Saul na maging yung opisina ng pagiging saserdote, kinuha niya. Di ba natatanan niya si Haring Saul noong na-late nang dating si Samuel, siya na nag-offer ng sacrifice. Eh, trabaho ng ano yun eh. Ng isang priest, di siya priest. King siya. Hindi niya pwedeng gawin yun. Sabi ni, parang sinasabi ni David, hindi ko ginawa yan. Alam ko, ako ay hindi galing sa lipi ni Levi. Alam ko, ako ay galing sa lipi ni Huda. Alam ko ang aking posisyon. Alam ko ang aking limitasyon. Hindi ako nag-intervene sa office and function ng priesthood. No, hindi natin alam ano talaga na sa isip ni David. Pero itong isang tiyak, David has the right estimations of self. Handa siyang magpasakop sa kalooban ng Diyos. Tulad siya ng ating Panginoong Jesucristo noong nandoon siya sa hardin ng Gethsemane at nananalangin. Kanyang sinabi sa Ama, kung maaari lamang, palagpasin mo ang sarong ito sa harapan ko, pero hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Yun ang sinabi ni David doon. So, nakita natin the pronouncement of godly contentment, the proof of godly contentment, his subdued pride, and sure estimation of himself or right estimation of self. And last but not the least, the path to godly contentment. Nasa verse 3. Ano yun? Always put our hope in the Lord is the path to godly contentment. Verse 3, O Israel, hope in the Lord from this time forth and forevermore. Now, hindi ini-encourage ni David ang kanyang mga tao, ang bayan ng Israel na umasa sa Panginoon sapagkat yun ang tama? Sapagkat yun ang tamang payo sa mga taong tulad nila? Hindi. Mismong naranasan niya sa kanyang sarili. Umasa siya sa Panginoon. Naghintay siya ng 17 taon at kalahati bago niya nakuha yung full leadership sa bayan ng Israel. Pinagtiisan niya ang maraming pagtatangka ni Haring Saul na patayin siya. Naging lagalag siya. Naging fugitive siya. He had the opportunity to kill Saul twice, yet he did not do it. He waited for God's time. Ano pa kaganda na ano? And perhaps, some of us are desiring and praying for something na alam natin ay tama, pero parang wala pang sagot. Halimbawa, nananalangin tayo sa kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. O yung iba naman, nananalangin ng lifetime partner. Hindi mo masamang mag-pray nun. No? Dapat, okay lang mag-pray niyan. Paano, Pastor, kung ako ay ganito ng edad, pwede pa bang mag-pray? Why not? Pwede pa. Diba? O nagpe-pray ka ng trabaho, provision sa particular projects. Hope in God is the cure against fear, doubt, and anxiety.
And to develop such a hope is like a weaned child. Kasi alam nyo, yung paghiwalay, no? Paghihiwalay ng isang bata sa pagsuso sa kanyang ina, yung inawat mo na siya na gawin ito, yan ay mark ng growth. That is a mark of growth. Kasi kung nakakita ka, 4 taon o 5 taong bata, dumidede pa rin. Abay, may problema na yan, ano? No? O kaya napasok na sa school, grade 1 na, nadede pa, nagmamadali, dedede pa ako eh. May problema na yung ganyan. So, pagka nahiwalay na siya, ibig sabihin, nag-mature na siya. Nasa isang ibang level na siya. Alam niyo, ang buhay Kristiyano, ganyan. Ang buhay Kristiyano, kinakailangang lumevel up din tayo eh. At ang gagawin ng Panginoon, dadalhin niya tayo sa iba't ibang sitwasyon, shall we say, iba't ibang providence ng buhay para mag-mature tayo sa ating pananampalataya. Noong mga bago pa tayong Christians, and maybe I can only speak for myself, alam niyo na bago akong Christian, napakainit ko talaga eh. Na, kasi high school ako, no, naging mananampalataya ako. At totoo lang, yung binigay na Bible sa amin ng aming pastor na napakalaki, nung araw malalaki yung Bible eh. No, malalaki talaga at mayroon pang kulay pula dito sa gilid. Talagang dala-dala ko lagi yan kahit sa school. Kasama yun na nakalagay doon sa bag ko. Huh? Ang init talaga. At gusto ko laging nandun sa church. I remember doon sa church na pinanggalingan ko, meron kaming every 6 o'clock prayer meeting. Nandun ako lagi doon. At meron kaming cottage prayer meeting every Friday. Ibig sabihin ng cottage, magpe-prayer meeting sa ibang sa bahay ng mga membro. Pagdating ng Saturday, meron kaming home Bible. Nandun din ako! No, syempre, bilang bata ka pa noon, gustong-gusto mo rin pumunta doon sa mga home Bible study na nagpapakain. No? Titingnan namin, napipili kami. Ah, kila, ano, doon pala, ano, dito ako. Nagpapamerienda yan eh. Pero, at talagang mainit ka. No, na, pumupunta sa mga gawain, gusto ko nandun lagi sa church. I want to attend the youth fellowship, the Bible studies. I always want to be with the brethren. But as you go along the way, you found out na yung excitement at saka yung hit, hindi pala permanente yun. No? Hindi permanente, nawawala rin pala yun. Naglalaho rin. Yung mga tao na gustong-gusto mong makasama, yung mga tao na gusto-gusto mong makita lagi, eh meron din palang kahinaan. Meron din palang mga nagkakamali rin pala sila tulad mo. At nakikita mo, na ang buhay Kristiyano ay buhay pakikibaka, pakikipaglaban sa kasalanan na mismo nandito sa puso mo. At may mga frustrations, may mga disappointments na hinaharap ka. And then you began to see na yung mga tao na kasama mo, unti-unti silang inaagaw ng mundo. Yung iba naman tumigil na sa kanilang paglakad sa buhay Kristiyano. Yung iba naman, hindi na lumaban sa kasalanan, kundi yumakap na sa kasalanan. But, you keep on going. Nagpatuloy ka pa rin. Nagpatuloy ka pa rin. At yan ang ebidensya ng paglago. Yan ang ebidensya ng maturity. Tulad sa isang bata na inawat na sa pagsuso sa kanyang ina. Hindi mo lang nare-realize na yung mga pinadadaan ng mga sitwasyon sa iyo ng Panginoon ay paraan ng Diyos para ikaw ay palaguin, maging mature, magkaroon ka ng next level of Christian maturity, Christian experience, and Christian learning. Kasi alam nyo, ayaw ng Diyos na tayo maging childish. Gusto ng Diyos na tayo ay maging childlike Christian. Yung sinasabi sa Matthew chapter 18, verses 3 to 4. And said, truly I say to you,
unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. Ibig sabihin, ang isang totoong Kristiyano, natututunan niya sa kanyang paglago na umasa lamang sa Diyos, na dumepende lang sa Diyos, hindi sa nakikita niya, hindi sa nararamdaman niya, hindi sa lakas niya, hindi sa karunungan niya, at hindi doon sa mga taong tinitingala niya nung una at kinukopya niya dahil kahanga-hanga rin ang kanilang mga buhay noong mga panahong sila ay nakakasama niya. Hindi pala doon. Ang isang totoong Kristiyano ay natututong maging mapagpakumbaba, maging mahinahon, magpasakop sa kalooban ng Diyos sa anumang sirkumstansya sapagkat ang kanyang pag-asa ay hindi dito sa mundo, kundi doon sa Panginoon. Hindi sa mga iniaalok ng mundo, kundi sa Panginoon. Ang totoong Kristiyano, alam niya kung anong ibig sabihin ng pagiging kontento. Now, ang tanong ko sa bawat isa, taglay niyo ba itong contentment na ito? O lumalago ba kayo sa contentment na binabanggit at pinag-uusapan natin dito? Now, kung hindi, bakit hindi? Baka naman kinakailangan i-refocus natin ang ating puso ngayon. Baka naman kinakailangan tayong manalangin sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo ako. Pag-alabin muli ang kagalakan sa puso ko, sa pagsamba at paglilingkod sa inyo. Pag-alabin muli ang pag-ibig ko sa iyo na makasama ka. Bigyan mo ako ng kapayapaan, a peace that passes understanding. Baka yun ang kailangan mong gawin. Pero kung hindi ka pa Kristiyano, I guess, godly contentment is like punching the moon. Ang godly contentment para sa iyo ay parang pagsuntok sa buwan. Kasi malinaw sa Biblia, walang totoong kapayapaan para sa mga taong masasama. Isaiah 48:22. Kailangan mo ng tagapagligtas. Kailangan mo ng tagapagligtas na aayos ng katatayuan mo sa harapan ng Diyos. At yan ay walang iba kundi si Kristo, ang prinsipe ng kapayapaan. Siya na manunubos ng mga makasalanan. Siya na totoong kaibigan ng mga makasalanan. Lumapit ka sa Kanya at ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Ibigay mo ng buong buo ang buhay mo sa Kanya. At kapag ginawa mo yan, gagarantihan kita na sa daan ka patungo sa totoong contentment, sa patotoong pagiging kontento sa buhay na ito. Manalangin tayo. Salamat sa iyo, aming Panginoong Diyos, sa mga salita mong napagbulay-bulayan namin ngayon pong hapong ito. Tulungan mo kami na lumago sa aming pong buhay Kristiyano, dumating sa punto na magkaroon kami ng godly contentment talaga. Alam namin na maraming struggle, maraming mga umaagaw ng aming atensyon, umaagaw ng aming pong mga focus. Nandiyan ang mga pangangailangang pang-pinansyal, andiyan ang maaaring nakikita namin kalakaran ng aming mundo, andiyan ang maaaring nade-develop na inggit sa pag-aari ng iba o maaaring sa sitwasyon ng iba. Tulungan mo kami na nandoon sa daan ng contentment bilang mga Kristiyano. Help us, Lord, to really hope in you at all times, in all circumstances. At ito'y ma-develop sa amin. Tulad ni David, na inamin niya sa kanyang sarili. Dumating siya sa punto na hindi niya na iniisip ang mga bagay na dakila, mga bagay na lubhang mataas. Dumating na siya sa punto na pwede na niyang masabing tulad ng isang batang maliit, inawat na sa pagsuso sa kanyang ina. Masaya na lang siya. Nakasama niya kayo. Meron siyang relasyon sa inyo. Meron siyang pangako na galing sa inyo. At meron siyang pagpapala ng kaligtasan na ibinigay ninyo. At yun sana rin ang mangyari sa bawat isa sa amin na narito. Yung bang maging masaya kami sa piling ninyo, sa aming kaugnayan sa inyo. At ito po ay patuloy niyong i-develop sa amin dahil sa aming sarili, kung kami ay aasa lamang sa aming sariling lakas at sa aming sariling pamamaraan, tiyak babagsak kami.
iyak mawawala talaga itong contentment na ito. Malakas ang kapangyarihan ng aming mundo, ng kasalanan din dito sa aming puso. At sana tulungan nyo kami, Panginoon, at pwede naming sabihin din sa aming sarili, tulad ni David, ay naabot namin ang isang kasiyahan, kapayapaan, kapanatagan, tulad ng isang batang inawat na sa pagsuso ng gatas sa kanyang ina. Tulungan nyo na mangyari ito sa amin sapagkat yan nyo kami tinawag. Gusto namin lumago, gusto namin tumibay, gusto namin maging mature talaga sa aming kaugnayan sa inyo sapagkat gusto namin maging masaya sa aming pong buhay Kristiyano. At ito ang aming samo at dalangin ngayon sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid, para sa ating huling himno. Let us sing, May the Lord Find Us Faithful. Diyos ng kapayapaan na bumuhay mula sa mga patay sa ating Panginoong Hesus, ang dakilang pastol ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, naway gawin niya kayong ganap sa bawat mabubuting bagay upang magawa ninyo ang kanyang kalooban at gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Hesus Kristo na sa kanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Saglit tayong umupo, mga kapatid, para sa pagbubulay-bulay natin.